traditional culture. This is not destroyed by the Western philosophy and thinking. Only lang kami, ato na sila para extremism lang. Kana pa mo ngayon, materialize lang. Muro na yung nangyong lagyan na kita. But the whole scenario, the whole motivation crisis is between life and death of Islam, Islamic religion. Kita ang mga Christianos, dili pa aware na we are already a destroyed religion. Most, if not all, most Christians thinking that we are still a Christian after the level of the Christians. Why? Because our way of thinking, our philosophy of life, the way we understand existence is no longer in line with Christ's teachings and ideas. But how the Westerner free thinkers would like to teach us. In Vatican II, muli na challenge sa church in Vatican II. You know, kapano ang kalungan mga Vatican II? Yan. Ikaw, kapano ka? Sila? Ano ba ako? There is a council sa atong Universal Church, no? That happened last week, last century. Practically, in the year 1962 to 1965. That happened in Vatican, Rome. So, ang Vatican naman ay kuyon sa kapaparan. So, tawag ni Vatican II, tungkay, the second council that happened in Vatican. Okay? Then, during the council, the council fathers tried to reflect and to assess where are we now, Christians, as individual and as a new community, new world order, in terms binasa ato ang relationship sa kalimutan. Kailangan tayo mission. Saan ba tayo mission? To preach Christ to the world and to influence the sinful culture of the world to the salvific culture of Christ. That is supposed to be our mission. At ang tago, di man ang mga Christianos na ka-influence sa sinful culture of the world. But the sinful culture of the world will only influence some of the Christians. What do you think of our dying existence? The third chapter says the church must be a leader. The message of the leader. Bakuhan pa ko sa apa, si Tuhan. Nakuhatap pa ang istorya ng leader that is reinventing or re-establishing the church. Tukuhon pag-usapan simbahan. Ang recent na simbahan referring to God's people katawan sa Diyos. Kung saan ang kita sa mga kanyuhan na utak at sinuduhin natin sa kaluwasan, dinin sa kalagad at sa kalagad. Mami, na we lost the faith already. Ano man, tungkay doon ay naitabo sa kalibutan bibang the period in the year 1700, that is 18th century, nagsugod pa na sa 17th century, pagsugod na sa Age of Enlightenment, the Age of Reason. Ano na natin ang mga tao, ipa-appreciate ka ita sa ang reason is more than faith. Kung magpabili ka sa itong faith, your future is doomed so that we should reason out. So if this ang reason na serve sa faith, diba kapitin siya ang reason sa faith since na dunay conflict between the two, when in reality, the two ang
implement each other. Okay, reason without faith is no direction and to nowhere to go. But faith without understanding is also part of action, fatalism. But of course, kung saan, kung na ito, ano, sa nakikita na ito, anis, muna i-explain, but not everything must be explained here. Kung na ito, what the Pope Benedict the 16th, representing to the world that there is no conflict between faith and reason. But however, the people of reason wanted to discredit the truth. Kanang malisunaw, dili malisunaw, that's a myth. Bunga lang sa auto. That's why the people of reasons try to explain the scripture in the pure phenomenological poem and understanding of the Bible. Wala na ang reality of faith. Nagpilaw kayo na ang panahon na kayo. Kala ka lang, may salida ka lang. God, kings and parts, from basic guidelines of Bible, how they present the Bible in a very phenomenological point of view. Sige, kaya lang, sige lang sa salita lang, sa pinpadat. Nasa pandiyan, pinpadat, kung kasi na lahat sa krama, movie, video, nasa espiko, mga star movies. Oo, basta kayo, gisipan nito sa itong panahon ni Moses, kunya ang pagkusin sa Ritsi, kabilang Mitchell, kaya kung nahulog dito, sa mga pangkwal, nakula, kaya naman tsunami na sa dalga. Sula na ha, ako, paano? It's the point, no? So, kung na nila napatikan ko, Richard was doing it. But if you want to happen without the regulatory decision, because the church reform our culture in the missions of the regulatory decision, and without giving money. Now, I come to the democracy, preaching proclamation of Christ's truth to the world, and on the other. So that, anong kapalit niyo sa mga regulatory decision na gusto ng Vatican mo, back to basic literature, back to fundamentals. Tungin ka, mas mga ka-theology na bread at atasabana ng fundamental na wala ka ito. So, muna, kung niya na, diyan na nagsugod ang inyong mga liturgical reform. Liturgical reform. Muna nga ay ang Latin i-encourage, wala at i-encourage ang direct desires. Kung ay si direct desires, kung sa'yo nalungan sa katapan, mo na gamit ng during the liturgy of the Mass. Nakita din yung kay English man ako, parang ng historianan, ang English at the Misa. Di pala yung Misa, ang English man ta. Where do you know? Who do you know? So, kaya ang purpose ka na de-realize is maka-filter ang de-resign calling of the liturgy. Because liturgy is not only a little decision of what is in the mind of the liturgist, but liturgy is the real decision of our very own life in faith. Kung ano kasagot yung tanana? Mong na ka, kinita ko life in faith. Na ako sa introduction na ano ang kasama ko na ako na ay Advent. Anong importante kayo kung ako mo diretso na yung anak Advent? Gatas kong mag-grounder, especially in the opposition na kita ng mga baptized ang atong kinabuhi when we receive Christ in our life, we are supposed to have a different paradigm. Dahil kita ka ng out o kinabuhi. Tapos, yung unang
nagtatayo sa mga Kristiyanos, hapag karapag sa oakot bang mga katulad natin, huwag ang ating judgment day, mga sa ating paradigm. Naroon yung tamawala sa mga paradigm, kaya mo magkala atong ikinanugin, kapalag ka pa rin ang paradigm. We could be guided. Mataka ang tao, hukma ang dalat.
tapi untuk usaha kita ini ayo menaat mengetahui kebunan terji menaat ini kepada terus kita ini terdawa di Kristo yang harus kelewasa atau musuh atas kita ini tanya mau ini life cycle atau menaat kita waktu menaat ini life cycle atau disilipin atau ini tuing asal saya atau ini tanah sama disilipin atau saya menurut saya berusaha untuk sekali petang semua petang sewan dan saya pun pasang untuk kepergian atau anak tertentu ini mana kita waktu liter cikal kain liter cikal tanda mana aku harus menemui isi-isi petang aku isi ini untuk ikutan Sifis kita kan, kalau ini mudah mungkin tanpa sejarah